Idinulog ng isang ginang sa Department of Health ang paggasawi ng kanyang dalagitang anak matapos manganak at maiwan ang inunan sa sinapupunan. Sa kabila kasi ng maselang kondisyon ng anak, pinalipat sila ng ospital. Hindi naman sila tinanggap ng dalawa pang ospital hanggang wala raw deposito. Dumipensa naman ang mga inireklamong ospital sa issue. Nakatutok si Mari Zumali. Exclusive! Nangihina at mangiyak-ngiyak si Leti, di niya tunay na pangalan ang dumulog sa Department of Health para maghain ng reklamo. Nakiusap siyang huwag ipakita ang kanyang mukha para sa kanyang seguridad. Namatay ang kanyang 16 na taong gulang na anak matapos manganak at maiwan ang inunan sa sinapupunan. Sakit po. Napakabata nga po, marami pa siyang dapat gawin sa kanyang anak pero hindi. Iniwan niya anak niya dahil sa kapabayaan ng ospital. Kwento ni Leti, May 25, mag-aalauna ay medya ng madaling araw nang magsilang ang kanyang anak sa Bacoor District Hospital sa Cavite. Pagkapanganak ay pinahanap na raw sila ng ambulansya upang ilipat sa ibang ospital ang kanyang anak dahil naiwan daw sa sinapupunan ng inuna ng sanggol. Bagay na wala raw sa kakayanan ng Bacoor District Hospital para tugunan. Bakit hindi na ilabas yung placenta? Bakit wala silang transportation, yung kagaya ng ambulansya? Inilipat sa Imus Family Hospital ang pasyente pero hindi raw inadmit ito doon dahil kailangan daw munang magbayad ng pamilya ng 10,000 piso. Dahil doon, dinala naman sa Medical Center Imus o MCI ang pasyente. Humihingi naman daw ito sa kanila ng 20,000 pisong deposito bago i-admit ang pasyente. Pero nang naghihingalo na raw ang anak ni Leti, saka lang daw sila inasikaso ng MCI. Sa MCI na namatay ang pasyente. Sa death certificate ng biktima, uterine inversion at undelivered placenta ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakasaad ding labis ang dugo na nawala sa anak ni Leti. Bakit kailangan ay pera muna ang kanilang iniisip, hindi muna yung buhay? Nang puntahan namin ang Bacoor District Hospital, tumanggi silang magbigay ng pahayag dahil wala raw doon ang kanilang medical director at administrative head. Nang makausap namin sa telepono ang kanilang chief of hospital, iginiit niyang hindi nila pinabayaan ang pasyente. Pero dahil infirmary level lang daw ang kanilang ospital at tanging normal delivery lang ay sinasagawa, pinalipat nila ng ibang ospital ang pasyente. Wala po kaming consultants na OB. Kapag 20 to 30 minutes na pong hindi lumalabas ang placenta, nire-refer namin sa mas malaking ospital. Kasi dahil wala po kaming ambulance, yung two nurses ko po ang nag-assist sa pasyente, dinala po siya sa private hospitals nearby. Imus Family po at saka MCI. Ang MCI wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo pero hindi muna sila nagbigay ng ibang pahayag dahil wala ang kanilang medical director. Itinanggi naman ng Imus Family Hospital na nanghingi sila ng deposito pero hindi rin daw nila kayang tugunan ang komplikadong sitwasyon ng pasyente. Wala kasi kaming dito, blood bank, this is primary hospital. Pag ganong massive bleeding, so wala kaming maibibigay na blood sa kanya, so mas lalo makakasama o hindi maganda sa kanyang kalusugan. Ang DOH pinadalhan ang tatlong ospital na reklamo ni Leti at binigyan ng 3 araw para sumagot. Kundi sapat para sa DOH ang paliwanag, magsasagawa sila ng fact-finding investigation sa nangyari. Sulatan natin ang hospital na kinukomplain nyo to submit a written explanation or comment on your complaint. Kasi that is part of due process. We have to know their side also. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.